ng langit, pero ang gawain mo, pagpuntang impyerno. Kasi pag tinanong ang mga tao, sino gusto sa langit? Yay, gusto namin ng langit. Yay, gusto namin ng langit. The standard set by Christ in following Him will not conform to the world standard. So tandaan niyo po yun. Si Lord, hindi ito pipitsugin ang ating sinusundan na Diyos. Kung may standard ang mundo, may standard din si Lord. Pag hindi ka nakasunod sa kanyang standard, hindi mo nasunod ang standard niya. Ang standard niya, hindi siya magkukompromise sa gusto mo. At hindi ka pwedeng gumawa sa gusto mong standard. It's either you take it or leave it. This is my standard. Ito yung standard ni Lord. Kaya sabi niya, if you want to follow me, deny yourself. If you cannot deny yourself, hindi ka pasado sa standard na binigay ko sa iyo. Alam niyo ba ibig sabihin ng deny yourself? You must be dead to yourself. Dapat, you have no right to yourself. Patay ng sariling ito, hindi na maramdamin, hindi na matampuhin, hindi na naglalagay ng puot at galit sa puso, wala nang pagsiselo sa kapwa. Owned by the Lord, God ang buhay na ito. Ibig sabihin, pag sinabing, alas 5, manalangin ako, hindi ko nasusundin ang sarili ko. Dati, gumigising ako ng 9. May standard si Lord. Kausapin ko siya na alas 5. Ibig sabihin, hindi na nasusunod yung layaw ng sarili mo. So, the standard set by Christ in following Him will not conform to the world's standard. Yung bang ganito yon. Gusto mo ng langit, pero ang gawain mo, patpuntang impyerno. Kasi pag tinanong ang mga tao, sino gusto sa langit? Yay, gusto namin ang langit. Yay, gusto namin ang langit. Pero ang ginagawa niya, patungong impyerno. Sinungaling, magnanakaw. Masama ang isip sa kapwa palagi. Hindi sinusunod ang leader. Pinabangga ang salita ng Diyos. Pero gusto niya ng langit. Ito yung makikita po natin mga kapatid. May standard si Lord. At yung standard niya, unang standard niya na pinaka-importante sa lahat, na kapag sumunod ka sa Kanya, dapat may transformed life po tayo. Yung sinasabi ko sa ating kanina, di po ba? Ang isang uod, papuntang butterfly yan. Ibig sabihin, the principle of metamorphosis, sa madaling salita, nais ng Diyos na ipakita sa atin ang totoong binago, hindi na bumabalik sa dati. Dati, materialistic person ka. Ngayon, naging spiritual ka na. Dati, hindi ka nabubuhay pag wala kang pera. Hindi ka nabubuhay na wala kang bagong karelasyon. Ngayon, nag-i-enjoy ka na kay Lord, ini-enjoy mo na ang salita niya, ini-enjoy mo na makinig ng salita ng Diyos. Dati, mabarkada ka. Ngayon, minamahal mo ang pagtitipon ng mga cell group, virtual cell group. Lahat ng vices na wala sa iyo kasi you embrace the standard of the Lord Jesus Christ. Hindi mo na binigyan ng layaw ang sarili mo. Nag-transform ka na, nag-change ka na, dinisiplina ka na ni Lord sa kanyang mga salita. Dati, tamad ka magbasa ng Bible. Pero mo, ang ginawa mo, paggising sa umaga hanggang gabi, puro ka cellphone. Pero ngayon, gumamit ka man ng cellphone, napaka-valuable. Di po ba? May quality kind of thinking ka.